Assist. Walang pag binigyan ka na ng ano ng pag hindi mo nagawa, hindi ka pwedeng mag-communion. Pag binigyan ka ng penance, then hindi mo nagawa, yun po ba yung tanong? Opo, hindi ka pwede, hindi ka pa rin po ba pwede mag-communion? Ang ano po kasi, ang penance po kasi is part of the process ng ano, ng sakramento. So kapag hindi po natin nagawa yung penance, depende po yan case to case basis, kasi katulad po yung sinabi ko kanina, yung sinabi sa akin ng ibinigay sa akin penance ay 5 consecutive Sunday na magsimba ako. Pero pinapatanggap naman ako ng communion. Depende po 'yan. Pero kung yung penance po kapatid ay prayer lang naman, 5 Our Father, 3 Hail Marys, mas madali naman po 'yan eh. After the prayer, pwede po tayo mag-communion. Or let's say for example, nag-ano po tayo, nag-confess, then magmimisa na, nagmisa agad, then hindi pa natin natapos yung ating penance, we can receive communion, pero tapusin talaga natin yung penance. At actually, sis, ganito din sa pag-aralan ko rin sa katekismo natin, na ang penance, somehow, pwede rin po na doon na lang sa ating pong bahay din idalangin, sa altar natin, o pwede naman sa altar mismo sa simbahan. Okay po. Kasi minsan nakakalimutan ko kung halimbawa sinasabi ba sa akin dalawa lang or tatlo. So ang ginagawa ko nga, sinasampu ko na lang para nakakalimot ka. Masyado ng ano. Ano pa yun? Ang ginagawa ko kasi di ba minsan ang binibigay lang isang Our Father, tatlong Hail Mary. Tapos ako nakakalimot na minsan na ano ba yun? So, ang ginagawa ko, pag sinasampu-sampu ko na lang, pwede pa ba? Oo, kailangan talaga. Okay yun. Walang problema yun na sumobra yung ano mo. Wala naman problema yun kasi, kumbaga, sa iyong konsensya ay parang gusto mo pang dagdagan. Kasi merong ganyan kasi minsan, no? Parang hindi naman ako nito, parang napakalaki yung kasalanan ko, pero konti lang means konti lang yung naibigay sa akin, so I would like to add. Pwede rin po yan na dagdagan mo lang yung penance mo. Maganda nga yan, merit mo pa rin po yan, sis. Merito mo yan, like yung example, yung mga pagpe-pray po natin sa mga patay, merit din po natin yan. Yung atin pong mga sacrifices na in-offer po natin, merit po natin yan. Ang atin pong ang penance ay merit din po natin yan. Kasi ano yan eh, mahirap kasi na aminin ang ating kasalanan. But then, inaamin po natin. Tapos, sinusunod po natin yung pinapagawa sa atin. No, especially ng chosen ng ating Panginoon na mga kaparian. So okay lang po 'yun, sis. Okay. Anuhin ko na lang, dire-diretsuhin ko na lang, bro, ha. Sige. Si Jin, habang nakaano pa ako. Bro, paano ito, bro? Malalaman niyo. Sige, okay lang. Paano 'yan, bro? Halimbawa, kahit na nagpapamisa ako, nagbibigay ako ng mass sa nanay ko. Ang kaso lang, kami ngayon magkakapatid, parang nagkakalabuan po, parang nag-away-away. So, pwede pa kaya yun? Parang, paano kaya yan? Matatanggap ba yan ni Lord? Kasi, alam ko, sabi nga nila, kailangan daw ang pamilya ay isa. Hindi ko naman sila kayang pagpabatiin. Okay. So, yun naman, parang natatakot ako na, Lord, tatanggapin mo ba itong ino-offer kong padasal o pamisa sa mama ko, kami magkakapatid, gulong-gulo. Kayo mismo, parang sis, kayo mismo. Kami mismo. Parang, di ko nga alam kung bakit nangyari. Samantalang, Sige. So, parang, yun ang inaano ko ngayon. Pero hindi ko siya tinitigil kasi sabi ko siguro may awa naman si Lord. Okay. Ganito, na, sis, hindi naman,
Para clear ang conscience mo. Ganito po ah. This is what the Bible advises us. Maganda yan na nare-raise mo po yan. Ito po, basahin ko muna ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo ang ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ngayon, sis, tatanungin kita, meron ka po bang hatred? Wala po. Wala okay. Naman. Sa total, wala po. Nung una talaga, kasi medyo masakit naman talagang ginawa. Okay. Pero hindi ko na lang. Masakit siya tapos, pero nung una hindi ko talaga siya, parang galit na galit talaga ako. Pero nung bumalik nga ako sa ito, ilit ko kuna. Tapos may mga salita na ang sakit talaga, hindi ko na lang sinagot. Say ko, Lord, para na lang kay Mama. Sabi ko, para na lang kay Mama. Hindi ko talaga siya sasagutin. Kasi una sa lahat ang sabi nga sa akin ng Mama ko, kahit anong mangyari, ang pinakamatandang kapatid ay galangin niyo. Okay. Yun talagang, hindi niya talaga yun inaano sa akin. Mabuti yan, sis. At ito pa, dagdagan natin ha. Ewan ko lang kung na-practice mo na ito ha. Basahin ko yung kasunod. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Question. Tinutulungan mo pa rin ba? Binibigyan mo pa rin ba ng tulong yung o pinapakain, pinapainom, o tinutulungan yung kapatid mo na sinasabi mo na merong conflict sa inyo? Kasi ayaw na niya sa amin ni. Parang kami lahat ang kinaaway niya. Tapos ano bro, parang, pero pinapanalangin ko. Lagi kong sinasabi kay Lord, sana itouch mo naman yung puso ni Manay para mawala yung galit niya. Kasi hindi naman talaga ako kasama sa away nila ng bunso. Parang nadamay na lang ako. Kasi ang akala niya, kinakampihan ko siyang bunso. Hindi sa pagkakampi, bro, ang sa akin. Kasi kahit anong mangyari, kapatid at kapatid ko pa rin yun. Talagang protektaran ko. Parang ganun yan. Yun ang iniwan sa akin ng nanay ko eh. Okay. Alam ko managkasala din ako kay Manay. Kasi in a way na para bang sa galit ko din. Parang nung una talaga yun. Parang sa galit ko, parang nakasagot ako sa kanya. Parang nakasagot din ako sa kanya na parang basta na ganun. Tapos, pero nung ano, napatawad ko siya. Sa puso ko napatawad ko siya. Hindi yung kagaya ng nung una talaga na yung ginawa niya sa doon sa amin na parang gusto ko talagang sumigaw na parang, pero nung bumalik nga ako dito, nung bumalik talaga ako kay Lord, na sabi ko, Lord, kailangan ko na talagang bumalik sa iyo. Tapos yun. Pero alam ko sa puso ko, napatawad ko siya kasi nang tinext pa nga niya ako ng masasakit, hindi ko na, pinabayaan ko na lang, sinabi ko, Lord, alam ko hindi ito, parang nakaano pa si Manay ngayon, nasasaktan pa siya, kaya ililit ko at hindi ko na ito papatulan. Yun na lang, pinag-pray ko na lang. Pero ang inuwi ko po, paano ito ngayon? Kasi nga, away-away kami, tapos si Mama, wala pang 1 year. Sabi ko, may halaga pa ba itong binibigay kong mas sa kanya? Yes, may halaga yan sis. Kasi ganito sis ah, ikaw naman na gumagawa o nagpapamisa, ay you keep yourself naman in the state of grace. Very useful talaga yan. Biblically speaking, sa atin kasi, no, sa turo ng ating simbahan, napaka-importante po yung ginagawa mo, no, nagpapadasal ka para sa iyong ina. So ganito po kasi yung sinasabi sa ating Biblia mismo sa Ikalawang Makabeo 12:42, idinalangin nilang sana'y patawarin ang ganitong pagkakasala sa ganitong nasaksihan ang
magiting na si Judas ay nagbabala sa kanyang mga kababayan na umiwas sa paggawa ng kasalanan sapagkat nakita na nila ang nangyari sa mga kababayang nagkasala. Okay. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halaga na 4,000 pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog pantubo sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. So, dahil naniniwala kasi sa resurrection, ipagpatuloy mo talaga yung pananalangin sa kaluluwa. Opo bro, sabi ko habang may buhay pa talaga ako kasi pag di ba sabi ni Father Darwin, narinig ko lang yung kay Father Darwin pag every Monday yata parang yun yata ang panalangin para sa lahat. Tapos si Mama talaga ginagawa ko every day talaga yan. Kasi nga bago pa siya sabi ko hanggang mag 1 year. Oo. Sabi ko nga kung habang nabubuhay pa ako dito sa mundo, kung kaya ko lang naman, bakit hindi ko itutuloy, di ba? Yes, yes. Na yun na lang ang mai-offer ko. Pero yun nga lang, parang sabi ko, minsan naano na ako, sabi ko, ma, ano ba itong nangyayari sa amin? Kung saan nawala ka na, sa ka naman nagkaganito talaga, parang, siguro iba talaga pag wala ang nanay. Mm-hmm. Pero pinag-pray ko kay Mama Mary. Kung nga matulungan mo ako mag-pray kay Mama Mary na mag yung bumalik ang dati. Hmm. Yung parang ganun. Yun lang bro. Sige sis. Dagdagan ko na lang sis. Alalahanin po natin that everything has a process. Ang lahat po ay mayroong proseso yan. As like what Saint Monica did to Saint Augustine for more than 14 years of praying, saka pa lang po siya na dinig sa kanyang pananalangin patungkol po kay San Agustin. So, marami, no? Conversion po yun, yung kanyang pananalangin. At sa atin nga po siguro, wala pa nga po yung 5 years, pero sa kanya 14 years. At remember din po, naalala nyo po yung sa gospel na parang 30 years na yata yun, no? 30 years na paralyzed na siya. Tapos no one nag-dare na magdala sa kanya sa tubig na touched by the angel. So nakita siya ng Panginoon. Bakit ang tanong diyan, bakit sa tinagal-tagal, bakit hinayaan pa na patagalin pa ng 30 years o how many long years at bago siya pagilingin? Isa lang pong bagay ang nakikita ko diyan. Dahil ang Diyos ay meron pong tinatawag natin na perfect time, right time for everything. Kasi, tama naman eh, pwede naman siyang pagalingin agad. At isa pa, in some way, bakit po nangyayari ito sa atin, katulad po noon, yung taong yon, kung ako mag-analyze sa gospel na yon, ay never po siyang nawalan ng pag-asa. Kasi kung nawalan siya ng pag-asa, edi sana, hindi na siya nagsisika pa na makapunta sa lugar na yon. And then yung pag-asa mismo ang lumapit sa kanya. Kaya nga sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ang Diyos ang may mas mabuting plano para sa atin. Therefore, we should to wait for the right time na ibibigay ng Diyos. Mahirap din po yung ganyang situation, but may right time din po para sa ganyan. Soon, magkakabatid din kayo, sis. Kaya nga po, kasi alam mo, yun na lang talaga sa iko nga, yun na lang ang pinag-pray ko talaga. Na, alam ko, bro, alam ko naman kayang ibigay ni Lord ang lahat eh. Pero para sa akin talaga, yung gusto ko na talaga magkabatid kami kasi ang hirap. Yung, alam mo lang yung... Pero alam ko, sa puso ko, wala na talaga akong galit sa ate ko. Pero hindi ko na lang siya tinitiks mo na dahil alam ko yung galit niya nandyan. At nandyan pa. Ang sobra talaga ang galit niya po. Minsan talaga sis, kailangan natin gawin yung mga bagay na katulad niyan na parang hayaan muna natin
Then, na, kumbaga na maghilom yung mga dapat maghilom. Then, yung sinasabi ba na ano, time heals. Okay, yaan na natin yung time ang mag-heal. Kaya nga po, say ko, alam ko naman, sabi ko, Lord, i-touch mo na lang ang puso ni Manay kasi kayo na lang talaga ang pwede makapag-ano niya, makakagawa niya. Kasi, parang, syempre, hindi ko rin kaya na ano, parang sa buns, ang bunso din, parang hindi ko rin kaya siya na hindi siya, hindi ko naman kinakampuyan, bro, parang, ewan ko lang, basta hindi kampi, kundi parang hindi ko rin siya kayang nahihirapan, parang gano'n. Mm-hmm. Parang, alam mo na nasa, ano ka, nasa gitna ka. Uh-oh. Ng bato na nag-uumpukan, tapos hindi mo alam. Siyempre may masasaktan ka. Eh, ang inisip ko naman, yung si Manay, okay na siya, financially okay na siya, may asawa siya, itong bunso iwala eh. Alam mo lang ibig sabihin, syempre doon ka kung sino talagang mas nangangailangan din sa iyo. Okay. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan totally talaga na kahit na nagkasala po siya. Hindi ko siya pwedeng, 'di ba sabi nga nila pag nagkasala, wag mo nang anuhin pa nang para maano sana sa Tagalog. Basta 'yun ganun. Kaya 'yun din ako, parang tinitimbang-timbang ko din. Sinasabi ko naman sa bunso na humingi ka na ng sorry. Nagsorry naman siya, pero ayaw talaga siya. Oh, ayaw talaga. At least you did all your part. And then, yun nga sinasabi natin. Hayaan lang natin na yung part naman ng Holy Spirit naman, yung gumawa ng mga bagay na yan. We're not God eh. No? We are just limited. Yung ating skills, kakayahan natin, limited dyan. Yung ating pag-approach sa ibang tao, limited yan. Pero, kaya nga, mas maganda na, Lord, tulungan mo ako na magkabati kami. Pero, no, ikaw nang bahala sa hindi namin kaya. Mga ganun ba? Na, kung hindi na natin kayang i-convince ang tao, let allow the Holy Spirit to did that work. No? Hayaan natin na trabahuhin niya ng Holy Spirit. Hindi kaya naman, pwede tayong mag-invoke ha. Again, pwede tayong mag-invoke sa ating angels. Actually, pwede ganito ha. My guardian angel, please contact the guardian angel of my sister na sana ay matulungan mo siya na maunawaan din at magka-reconcile kami. Pwede mong gawin yan, sis. You have authority to your guardian angel and connect to the guardian angel of your sister. Pwede yan. Opo, ginagawa ko din po yan, bro. Sinasabi ko sa kanya, guardian angel, pwede ba pakisabi naman sa mga angel nila na ganito, ganyan. Oo, parang ako talaga yung bata na sabi ko, hindi ko kaya to eh. Oo. Talagang sa ang Holy Spirit talaga ito, sa Holy Spirit talaga ito. Kasi, wala eh. Kung, sabi ko, kung si Papa nga, na siya pa yung tatay, ako pa kaya na kapatid lang. Uh-oh. So sabi ko, talagang Holy Spirit, talagang Panginoon lang talaga ang pwede na nito. Sabi ko, sinusurrender ko talaga sa kanya. Pero yun nga lang, sabi ko pa, paano kaya yung pamisa? Yun lang kaya naitanong ko sa iyo. Basta, sisa, huwag mong itigil yung pamisa. Huwag mong itigil yan. Kasi, pamisa is, ano yan eh, kasama yan sa prayer of the church. Opo, bro, kasi ayun, yun din ang ginagawa ko. Pati nga yung sa ibang mga malalapit din sa akin noon at sa mga ano ko, mga sa lahat po, sa lahat, every Monday po. Kaso lang dyan sa atin, kasi dito sa amin, bro, hindi ka pwede paraw-araw. Oo. So, kaya na lang sa Pilipinas. Opo, hindi. Kasi minsan dapat noon, kasi yung month na, yung ano ni Mama, anniversary ni Mama, dapat gusto ko sanang pamisahan siya dito, tapos hindi tinanggap ng pare kasi sabi niya sa isang misa, isang ano lang daw yung pwede. Ah, so okay. Ngayon, kanina mo siya pinapamisahan, sis? Doon po sa amin. Daily mas. Opo. Ang tawag po diyan, ano yan eh, Gregorian, ipag-Gregorian mas mo. Yung Gregorian mas kasi 30 consecutive days or 1 month na ano yan, walang gap ba, no? Consecutive talaga na
intent para sa kaluluwa ng yumao? Regular lang naman bro ang yung ano lang talagang ginaano nila. Yun po, counted po yun sa ano, sa sinasabi ko pong Gregorian Mass na daily, kasi dapat daily eh. Consecutive. Tuloy-tuloy ba? Walang ano, walang opo, gap. Wala po, hindi ko po pinapagap. Minsan nga kahit na halimbawa ang ate ko minsan nagpapamisa siya, tapos ako naman nagpapamisa pero sa ibang city. Sa okay, ibang town namin. Okay, okay. Ako kasi gusto kong iba kasi sa akin eh. Sabi ko hindi kasi na ano ko ito na ibang sa akin, iba din ang sa inyo. Pero gusto kong siya maituloy-tuloy talaga. Malay natin, no? Baka yan yung way para mas mapabilis talaga. Kasi yan naman talaga yung way para mas mapabilis na mapalangit yung mga kaluluwang nasa purgatorio ngayon. In case nasa purgatorio ang nanay nyo, then napalangit na, eh, malaking merito nyo yan. Sige. Sige, yun lang bro. Thank you po. Okay. Thank you, sis. Sis Gina, meron ka po bang question? Ito ano question po yan? Ano po yan? Wala po akong question. Sige. Pasensya na, medyo hindi ko kasi naririnig. May masakit kasi yung... Oo, mahina. Okay, isang tainga ko. Sige. Ayan, so kaya... Okay po ba? Sa akin pong na-discuss regarding Sacrament of Confession, clear po ba yun? Meron po ba kayong question doon? So, di ba sabi mo in terms of sa penance, yes, usually by prayer. Yes po. Pero, tinitignan ko dito sa amin na meron rin tayo sa pwede ka nilang paggawin ng parang yung you're gonna help the community ba? Yeah. Parang So, pwede rin yung maging penance. Yes, nabanggit ko po yung corporal works of mercy. Included po yung pag-help sa community. Pwede yan, na penance. Depende naman po kasi yan sa, ano, sa parisis na kung saan tayo nagko-confess, tapos yung pari yung mag-decide ng penance natin. Kaya, pag sinabi niyang, example, may mga biktima ng bagyo, then yung penance na ibibigay sa iyo ay magbigay ka ng tulong. Pero wala naman certain amount yan. Kumbaga, tulong lang, ganun. Or gumawa ka ng corporal works of mercy, kabutihan, or mag-involve ka sa community service, sa komunidad nyo. Or, yun sabi ko na kanina, pwede rin na 5 consecutive Sundays, magsimba ka. Depende yan sa pare. So, talaga. See? Yes po. Paano ko ano po? Sa case ko, talagang matagal na akong hindi nagko-confess at all. Like, ever since, I guess, more than 10 years now. Okay. How would you do confess? How would you remember all of those sins that you've committed throughout those years? How long na hindi ka nakapag-confess? Siguro yung last kong confession nung grade 6 ako, which is I think 12 years old, 27 ako. Talagang matagal na. Okay, madali lang yan, sis. So, more than... Madali lang yan. Walang tagal. Ganito, lumapit ka sa pare, tapos sabihin mo, Father, gusto ko po mag-confessal. Ako po ay nakapag-confess. Last confession ko ay 12 years old ako. At ngayon lang ako nakabalik. Yun. Tapos, sundin mo na kung ano yung sasabihin ng pare. Pag sinabi niyang, sige, sabihin mo mga kasalanan mo. Papakinggan ka niya, magbibigay siya ng absolution, some of priests ay nagbibigay ng advice, hindi naman lahat, pero some lang, yung iba lang. And then, after giving the absolution, bibigyan ka ng penance. Yung penance na yun, i-process mo rin, gawin mo rin, sis. Walang problema yan, kahit na mahaba ka nang hindi nakapag-confess. Mas mabuti nga yan eh, na ngayon ay na-realize mo. Are you planning to go to that sacrament, sis? Confession po? Opo. Yeah. Possible po ba yan dyan sa inyo na makapag-confess ka sa Canada?
Opo, pwede. Pwede. May ano, sa church, opo. And takot lang talaga ako pumunta kasi parang number one, ang dami nangyayari to prevent me from going. Tapos number two, parang wala akong parang source of information. Talagang wala akong access. Pero ngayon, kasi nandyan kayo. So parang na parang nabibigyan ako ng confidence para talagang gawin yun. So yun lang. Yung parang maraming mga rason kung para hindi ako pumunta. So, yung parang, oh, matagal ka na hindi na puntes, nakalimutan mo na. Yung parang mga rason talaga para mag-i-stop sa akin. Just to keep me, pero the thing is, I keep thinking, parang nare-realize ko na talagang ayoko ng ganito na nabubuhay akong in, living in sin. It means I'm living in debt na, syempre. Like, aware ako na ganun, which is I don't like. Kasi parang grace ng Diyos and I am aware of it. Oh, maganda so, yan, maganda yung balita yan sis. May ano lang ako sa may i-share lang ako bro ha. Ah sige. At alam mo ano Jean, nung una ganun din ako. Talagang so. Pero nung binasa ko yung Ten Commandments, tapos kasi nga nakapanood ako kay Father Darwin noon. Tapos sabi nga ni Father Darwin nun, di ba bro, sabi niya, pag magkumpisal ka, kailangan magkumpisal ka na yung parang last day mo na talaga ng buhay mo. Mm-hmm. Ginawa ko talaga yun. Very effective yan. Alam mo, opo, alam mo, parang ang gaan sa pakiramdam. Minsan, na nakikita mo naman, minsan nagagalit pa rin ako sa ano, sa trabaho, di ba? Pero hindi na talaga siya dati na, parang halos araw-araw yata, di ba? Hindi, minsan, intindihin nyo na lang, yun, talagang stressful tayong lahat ngayon sa trabaho. I know. Oh, parang kami ni Anne Marie talaga. Pero iba na talaga, di ba napapansin mo, iba na rin ako. Madali ko na rin siyang bumalik, ibalik, ano, ikabi. Dati, para ako, my God, si Anne Maria dati talaga. Oh, iba, talagang, iba. Kailangan pag nandiyan ako sa harapan, di ba? Eh ngayon, pero ngayon na marunong na nakaka-adjust na rin. Pero sa totoo lang dyan, ibang-iba talaga. Tapos, nung nag-decide na talaga ako, parang denied talaga din ako ng spirit. Tapos lalo na yung sa confirmation, dapat hindi na ako pwede. Tapos lumapit ako sa pare. Sabi niya, sige lang, okay lang. Tapos kahit na hindi ka nakadiretso, yung na, hindi mo na umpisahan, pinatuloy pa rin nila ako dun sa seminar. Wow. Naka-receive ka ng sacrament confirmation dyan. Wala pa po, pero may seminar. Kasi may seminar pa. Pero nag-umpisa na po kasi sila sa seminar. Dapat hindi na ako pwede. Tinanggap pa rin nila, pero mag-makeup class na lang po ako. Advance congrats, ah. Kung ganun. Parang sabi ko, Lord. Pagpunta ko doon, tapos nandun, tamang-tama nandun ng pare. Sabi niya, sige, halika, tulungan kita. Sabi niya, tapos dinala niya ako doon sa taas. Pinadala niya pala ako dun sa taas. Nag-uumpisa na sila. Nakailang ano na sila, chapter na sila sa ano nila. Pero ayun, sa totoo lang din, pag sa umpisa talaga, parang natakot din ako noon eh. Pero talagang ipag-pray mo lang talaga siya, Jane. At i-guide ka talaga. Alam naman kasi ni Lord, kapag alam niya para sa kanya, talagang tutulungan kanya eh. Alam mo lang yung alam, pag alam niya talaga na yung ang puso mo talagang gusto mong bumalik sa kanya, aano ka tagal niya, i-guide ka talaga niya. Yun lang din. Meron bang case na like God is preventing you to be with Him? I guess it's also the perfect timing thing na He keeps you going through something para sa glory niya rin. I think it's also part of that sa akin. Like, kahit na gustong-gusto ko, hindi pa yung time na magko-confess ako. Parang ganun. Kasi, ang dami mga bagay na nangyayari sa buhay ko na hindi ko malaman kung bakit kailangan ko matutunan, pero tutunan ko. Well, actually, sis, ang straightforward na sagot natin dyan, sis, ay ang Diyos never niya na ilalayo ang sarili niya sa atin o ilalayo niya tayo sa kanya. Ganito po kasi yan, no?
bakit po tayo nalalayo? Ganito, maging handa kayo at magbantay, ang diablo, ang kaaway ninyo, ang ay parang liyong umuungal at aaliiligid na naghahanap ng malalapa. Ito po ang rason kung bakit po na nahaharang o hindi po natutuloy ang atin pong intention to the glory of God. Yan po, ang sinasabi ni San Pedro, nasa paligid lang po natin. Kaya nga, every time po na isinishare ko ang talatang ito sa mga kapatid dito sa lugar namin, kung saan man po ako nagmi-mission, palagi kong sinasabi, tingnan nyo sa inyong tagiliran, na umaaligid lang siya. Tingnan nyo mamaya, aantukin kayo. Yan, matutulog kayo habang nagsasalita sa gitna. Very alert sila dahil alam nila ganun pala. Yun yung pinaka-purpose ng education natin sa spirituality na maging handa tayo at magbantay. Dahil ang ating kaaway talaga, napakatuso niyan sis eh. The more we have intention to be with God, the more na magpapadala siya ng mga blocks para hindi po tayo matuloy. Pero ang sabi ni San Pedro, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo. Yung sinabi ko kanina sa discussion natin sa Sacrament Confession, do not be afraid. Huwag kang matatakot. Mag-confess ka talaga sa pare. Sa inyong pananampalataya sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Meaning to say, if you are experiencing like that, hindi lang po ikaw ang nag-iisang nakaka-experience niyan na hinaharang ka papalapit sa Diyos. Marami po. Bagkos, kailangan po natin magkaisa at labanan natin ng ating kaaway na hindi nakikita. Dahil God will never say no to us kasi gusto ng Diyos na para sa ikabubuti natin. Paano ko po nasisiguro na ang pinaka gusto ng Diyos para sa atin ang ikabubuti lamang natin? Hindi po kasi kailanman hinangad ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahamak. Ito po yung sinasabi niya sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ito yung may mga plano ang Diyos para sa atin. Ang plano ba lang Diyos sa atin ay para mapahamak tayo? Ang plano ba lang Diyos sa atin ay para ilayo tayo sa Kanya? Hindi. Ang sabi niya, mga planong hindi ninyo ikakasama. Ngayon, ang paglapit ba natin sa Diyos, ikakasama natin? Hindi. Kundi para sa inyong ikabubuti. So dapat lumapit tayo sa Kanya. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sumalinaw dito na ang gusto ng Diyos sa atin o ang plano ng Diyos sa atin ay para sa kabutihan natin. Hindi para ilayo tayo sa Kanya. Yun po, sis. So basically, every time I want to go to God and choose Him, mas maraming bagay na mangyayari to prevent me from doing always. Yes, absolutely. Bakit po ganyan? Bakit po ganyan? Maliban po sa binasa nating unang Pedro 5:8 na nasa paligid lang po natin ang ating mga kaaway, yung mga diablong yan, sabi din ng ating Panginoong Hesukristo, hindi naman kasi madali ang pumasok po sa Kanya o sumunod po sa Kanya. Ganito po, Mateo 7:13, ito yung ating mababasa. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na nagiging mas mahirap ang ating buhay. That's why marami ang naging santo sa pagtitiis po sa kahirapan. No? Dahil ito ang pinapakita sa atin ng Diyos na hindi madali ang sumunod sa Kanya. Kaya nga, suffer now, then glory later. Do not, hindi po natin hangarin na magiging glory now, but suffer later. Kundi, dapat may suffering talaga tayo ngayon para yung glory kasama natin ang Diyos.
Sis? I see. Yeah, that is very against kung ano yung as at ano meron ngayon sa mundo. Kasi ngayon, 'di ba, parang enjoy enjoy yung buhay, ginto ganyan. 'Yun yung parang in ngayon sa mundong 'to. Mm-mm. Hindi nila ayaw nila yun. So I guess we really have to go against the teachings of the world. Yeah, tama talaga 'yan. Kasi sinabi ng Panginoon din na hindi siya kilala ng mundong ito. So, kahapon nga, no? Kasama ko yung aking misis ay pumunta kami sa isang lugar na sabi ko nga, grabe, grabe ngayon yung panahong ito. Kasi ang mga kabataan ngayon ay nagko-costume na ng mga hindi dapat nilang isuot, no? Mas pinipili nilang sundin ang mundo kaysa sundin yung mga halimbawa ng mga santo. Maraming mga occult objects na kanilang hinahawakan, na kanilang binibili, na kanilang mas pinipili. Sabi ko nga, grabe talaga kakulang sa kaalaman ngayon ang tao sa mundong ito. That's why, kailangan po nating piliin ang tamang landas. Mahirap ang sumunod sa Panginoon, pero itong mahirap na ito, ang siya mismong magbibigay sa atin ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi nga ni Father Etik, nung nag-discuss po kami doon sa Spirit FM, sarili mong ulo, dapat ikaw mismo ang magdadala nito. Ikaw mismo ang magdadala nito para maligtas ito. Kaya ano yung point po dyan? Kailangan nating unawain din yung ating pinaniniwalaan, yung pananampalataya natin, yung estado natin. Kumusta na po yung spiritual na estado natin sa ating buhay? Kasi kalimitan po sa atin, mas napapriority o nauuna na kailangan ko magkaroon ng house and lot. Yes, kailangan po natin na magkaroon ng bahay. Pero ang tanong, is that necessary? Yan ba talaga yung pinaka-priority? Kinakailangan po yan. Pero hindi na nga hangahulugan na yan yung i-focus natin. Kasi once we focus on the earthly things, ibig sabihin po, nadadaya na tayo ng ating kaaway. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, dapat be vigilant. At sabi din ni San Pedro, maging mapagbantay talaga tayo. Dahil ang ating kaaway, nandyan lang sa paligid. Hinihintay lang tayo na nasa weaknesses tayo at saka a-atake yan. Hindi siya mag-a-atake sa atin kung tayo ay nasa state of grace na kayang-kaya natin siyang labanan. A-atake yan kapag tayo ay mahinang-mahina na somehow sasabihin natin na I am about to surrender. Yun yung atake ng kaaway natin. Pero, tandaan natin, sabi din ni San Pablo, ang ginagawa niya sa kanyang kahinaan ay ginagawa niyang kalakasan. Paano po? Sabi niya, kung ako'y mahina, ako'y nagiging malakas dahil kay Kristo. So, kung tayo'y nagiging mahina ngayon, tayo po ay nahihirapan na lumapit sa sakramento, mas lalo po nating hingin ang grasya ng Diyos. Lord, tulungan mo ako na makalapit sa sakramento. Kasi at the end of this, ang Panginoon naman talaga ang gustong gusto na tayo'y lumapit sa Kanya. Alalahanin po natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11 na binasa natin na mabuting plano po ang kanyang naiprepare para sa atin, hindi masama. Sis? Okay po. Naintindihan ko yung like yung mga teachings sa Biblia, yung mga sinasabi mo, yung mga verses. Pero napakahirap na talagang yung tawag nun, like the Spirit knows, kasi syempre, once we have the Holy Spirit in us, hindi siya baby Holy Spirit, it's the full Holy Spirit. So talagang adult na siya. Pero ang hirap na yung what you have in your spirit, tapos mag-ano siya towards yung sa mismo mong like human self. Kasi parang most of the time, ang nagkakalaban ko is talaga yung sarili ko. Yung mga, ang tawag nun? Like, it's the flesh that I'm really fighting with. Yung mga temptations, urges. Tapos, especially yung environment natin. Talagang hindi siya, it's not following
crisis teachings. Mm-hmm. So, talagang nahihirapan ako na parang gusto ko mag-fit in, but at the same time, I know I want to have everlast, like, like basically, I want to make sure I'm with God in heaven once I pass. So, mm-hmm. talagang na sa yun. So, parang alam ko, I need to confession, I need, like, sa relationship ko, may fiancé na po ako, and I want to follow everything right, like, yung in terms of marriage. Mm-hmm. I want to, so, alam ko yung mga kailangan namin gawin, pero at the same time, parang ayoko masyadong i-push yung mga beliefs ko na I want to follow yung itong religious natin. Mm-hmm. Dahil parang it's too much for the world to take yung mga sa environment. Parang ayoko isipin nila na withdraw ako or something like that. Kasi parang, again, gusto ko mag-fit in. Pero may mga knowledge ako or deeper wisdom, I guess, because of the Holy Spirit that I know I'm supposed to follow the correct path. So talagang nagko-conflict ako doon. Kaya nahirapan din po ako sa ganun. So parang I guess in the, like in short, parang I'm choosing to be in sin, living in sin, just so that I feel like I belong. But the thing is, I don't really want to belong kasi pag namatay ako, like, yun, namatay na ako and I'm gonna be in sin, I'm gonna be in hell. Eh, ayoko naman yun. So, napakahirap talaga sa parang yung ganitong ano. Pero baka midlife crisis lang ito, hindi ko po alam. Well, actually sis, sa nakikita ko po ngayon, you are now in process. Kasi, yes, tama naman po talaga yan, mahirap naman. But you are now in process na yung mga bagay na hinahihirapan mo, baka magulat ka na lang, ay, nagawa ko na pala. Malay mo, baka... baka bukas makapag-confess ka na, di ba? So praise God if that will happen. I pray po na ganun. Pero yung natatakot rin ako po is yung pag kunwari nag-confess na ako. Mm-hmm. Nagawa ko na yung mga penance ko and all of that. But the thing is, what if yung parang yung siyempre, doon palagi yung temptation, like, talagang titestingin ka talaga ng enemy so you can fall again. So ano yun po? Anong parang, what's the difference between, alam ko difference between pag you're living with God, accepting Him, confessing your sins, kasi para ma-absolve yung mga kasalanan mo. What's the difference if I live what I am living right now in sin versus if I'm living with Him mm-hmm. in grace? Tapos magkakasalanan rin. So sis, ganito po, kung ikaw po ba ay nagkakaroon ng temptation, how ano po yung na feel mo po, are you feel guilty or ikaw po ba ay nakakaramdam na ikaw ay nagkakasala na? So I feel guilt even before I do the sin. Okay, but I still do it either way just to make sure that I'm fitting in. Okay, so ganito po yun, actually sa theology po natin, temptation is not a sin. It will be fall to sin if we fall to that temptation. So mahuhulog lang sa kasalanan na kung tayo po ay nahulog na sa temptation. Now, kapag ikaw po ay tempted, huwag ka pong mag-alala. Isa lang pong ibig sabihin yan. Ang hindi po tempted na tao, ibig sabihin, sa diablo na po yun. If you are tempted, alam mo na ikaw ay tempted, ibig sabihin, nasa Diyos ka pa. So, kaya nga, may light pa eh. Hindi pa totally dark yung buhay ng isang tao na tempted. Ibig sabihin, may malaking chance talaga na mapunta siya sa full na liwanag ni Kristo. Kaya yung offer ni Kristo sa atin ay light. Kaya sabi niya nga sa John 8:12, I am the light of the world. So, lapit po tayo kay Kristo. Christ taught us that we should to confess our sin. No? Kasi sabi ni Kristo sa John chapter 20 verse 23 sa kanyang mga apostoles, ang sino mang hindi, ang pinatawad ninyo ay pinatawad na nga. Ang hindi pinatawad ay hindi nga pinatawad. Then alam din ng mga apostoles na soon sila ay mamamatay, kaya kanino itatransfer yung authority? In 1 Peter chapter 2 verse 5 sabi ni San Pedro sa mga kaparian, kaya do not be afraid to
confess your sin. Even though you are thinking na, what if makakonfess ako tapos makagawa ako ulit ng kasalanan? Remember this analogy, sis. How long did you practice walking? Pakisagot po. Ever since I was, I don't know, when I started, mga 1 year old. Okay. Then, next question. After mo na-master ang paglalakad, did you experience na ikaw ay nadapa? Opo. How many times? Hindi ko na mabilang. See? Many times. See? Pero anong ginagawa mo? Every time na ikaw ay nadadapa? Tayo. Tayo ka. Tayo ka lang ng tayusis if ever na madadapa ka. In the same manner, we are a mere mortals. Tao lang po tayo. Prone of sin. But, we have the sacrament of reconciliation again and again. These sacraments reconcile us to God. Kung tayo makagawa ng kasalanan mortal, confess. Kung makagawa ng kasalanan mortal, confess. Kung makagawa ulit ng kasalanan mortal, confess. Dahil ang Diyos ay handang tanggapin tayo. Whoever we are, whatever we are. Sis? So what's the point of confession po kung ang mangyayari naman sa mga tao is gagawa lang sila ng gagawang kasalanan kasi nga iisipin nila magko-confess rin lang naman sila. So, like, how does that work then? Okay. Naalala mo pa po ba yung act of contrition, sis, na prayer? No. Okay. So, sa act of contrition na prayer, actually, ito po yung, bago po natin puntahan yung act of contrition prayer, ay ganito. Sa mastery, sa education naman po, sa mastery of our cognitive abilities, skills, and development, para po mapasok po sa brain ng isang bata, ang mga phrases, words, they keep on reciting, binabasa, paulit-ulit, until such na, okay, master na nila. Ano po yung point ko dito? Kasi sa act of contrition, no, ay meron pong prayer dyan na particular na sinasabi na, na sa hiligay nung kasi na i-translate ko na sa Tagalog na ako'y nangangako na hindi na magkakasala uli. Ito ay just to remind us na tayo ay talagang totoong tao. No? Kurutin mo po 'yung sarili mo, mararamdaman mo pa 'yung sakit. Kapag hindi mo na nararamdaman ang sakit, diyan ka pa lang makakapagsabi na hindi na ako magkakasala ulit. What my point is, as long as nabubuhay po ang isang tao, wala pong 100% na makakasabi na wala akong kasalanang nagawa for the whole 24 hours. Kasi, yun nga po, prone tayo. Ano yung purpose ng confession? Ang purpose po ng confession na ito, ito po ay para mapatawad ng ating mga kasalanan. Dahil alam ng Diyos na ang tao ay prone sa pagkakasala. Ngayon, sinasabi po na sa Biblia, Revelation chapter 21, verse 27, ganito po ang ating mababasa. Kung atin pong pagnilayang mabuti, ang sinasabi dito sa Biblia, ganito po yun. Oh. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Walang sino man kahit na kaunti, no, kahit na venial sin, walang sino man ang makakapasok doon sa langit. What is our goal here in earth? To be in heaven with Jesus. Paano natin magagawa yan? Kung tayo ay living in the sin. Kaya nga, Christ give us this sacrament para tayo ay mapabilang sa langit o makasama natin ang Panginoon sa langit. Every time we have sin, confess.
Klaro din ang sabi ng Panginoong Hesukristo na 70 times 7 times you will forgive your brother. Ibig sabihin, as long as humihingi ng kapatawaran, patawarin po yan. Walang limit. Only Satan inject to our mind that asking forgiveness to priest is useless. Paano ko po nasasabi? Dahil hindi po hangarin ng Diyos na mapahamak ang tao. Binasa ko na po yan kanina, Jeremiah chapter 29 verse 11, na ang gusto niya po para sa ikabubuti natin. Anong ikabubuti natin? Siyempre, ang ating kaluluwa ay mapabilang sa langit. Sis? Okay po. Understood po ya. Do not be afraid. Do not be afraid, ha, sis, ha? Go to the priest. Huwag ka matatakot. Talagang kotang-kota na ako. Kailangan ko na talagang pumunta. Kasi yung utak ko parang, ang tawag nun? Nagka-clash. What I have in spirit versus what I have in my mind, they're not on the same page. Mm-hmm. So, I guess it is time. Yes, yes. Thank you po. Thank you too. You're very welcome. Do you have any question? I'm okay now po. Sistine? Are you still there, Sistine? Eleven forty na pala, no? Ayo, opo, bro. Ay, ako okay na po ako. Ay, may tanong lang pala ako, bro. Sige. May tanong ba? Halimbawa, minsan pag nagro-rosary ka, minsan may pumapasok sa otak mo na kung ano-ano. Ano yun, sis? Eh, pasensya na, hindi ko gaano nakuha kasi. Ano yun? Andiyan pala si Cherry. Hello, sis Cherry. Ano, bro, halimbawa po, may minsan po pag nagpe-pray, nagro-rosary po ako. Minsan may pumapasok na lang, mabilis kahit ano-ano na lang. Minsan, basta hindi, walang ano, walang kabuluhan. Pumapasok okay lang talaga siya. That, is that imagination? In your imagination po? Sa imagination mo pumapasok? Parang kagaya niya, kung ano nangyayari sa trabaho. Parang example lang. Ah, okay. Tama yan. Pag gagawin ko bukas, maglalaba. Parang ganun. Tapos, ipikit ko na naman siya, pipilitin ko talaga na makapag-concentrate na parang, alam mo yung pag nagro-rosary ka, parang inaalay mo yung rosas talaga kay Mama Mary. Babalik, okay. Hindi ko talaga siya maduro-diritsyo, bro. Okay. Ang hirap. Then, ito. Actually, ganyang case po kasi ay according po yan sa exorcism, may faculty po kasi na hindi kayang ipenetrate yung kaaway natin. Na-discuss ko po yan nakaraan, yung ating intellect at will. Ngayon, saan po pumapasok ang kaaway natin ng Diablo or ang evil spirit? Pumapasok po siya sa ating imagination. Kung meron po tayong mga past experiences na pwedeng gamitin ng Diablo sa atin, i-inject niya po yan sa ating imagination. Kung meron man tayong kagalit sa trabaho, kung meron man po tayong mga nagawang kasalanan, ibabalik po yan sa ating imagination. Meron ngang case na... Sorry, bro. Oh? Ang sa akin naman, hindi siya ganun. Parang, anong dapat kong gawin sa trabaho para maging madali? Parang, bukas pala maglalaba ako. Parang ganun lang, yung simple lang talaga na... Ang ano po, sis, pinapaliwanag ko lang po yung ano po, yung sa imagination po. Hindi ko naman sinasabi na may kagalit ka. Ang akin po ay, may mga ganito na, may mga kagalit ka, mga ganun. Katulad po niya na para bang minamadali mo ang prayer. I-short ko na lang. Minamadali mo yung prayer dahil merong mga pumapasok dyan sa ating imagination. Yan po ay isang uri po ng atake spiritual.
that is a spiritual attack po sa atin, sa ating imagination. Ano po yung dapat nating gawin dyan? Pwede po tayong gumamit ng tinatawag natin na casting. Ika-cast out po natin yan. Kung sa isip natin pumapasok, sa imagination natin pumapasok, simple lang. I cast you out, you evil spirit, na siya mismong nagiging block sa aking imagination to focus in my prayer. Doon ka sa paanan ng krus ng Panginoong Hesus, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pwede sis na gawin mo yan sa isip so, mo lang. So, ibig niyo po sabihin, bro, sorry po, tukat. So, ang ibig mo sabihin, itigil muna tapos mag-ano, i-cast mo muna. No. That's not what I mean. Ang ibig kong sabihin, pwede mo siyang gawin while you are praying, pwede mo siyang gawin sa isip mo lang. Di ba? You are praying. Example, Our Father who art in heaven. While I am praying Our Father, I can pray to my mind also that in the name of Jesus, I cast you out. Go to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ, in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Pwede mong gawin yun, sis. While you're praying. Kasi, nangyayari yan sa ating lahat. Katulad po, may misa akong inatina noon na gutom din ako. You know, alam niyo po yung imagination na, yung in-eject sa aking imagination pagkain. Gutom ka na kasi. So, ano yung ginawa ko? I cast it out. And then, lumabas. Wala na. Hanggang sa nakafocus ako sa misa. See? Pwede mong gawin yan, sis. Or, either or, pwede rin, invoke mo yung, ano mo, yung guardian angel mo. My guardian angel, please protect me or guide me or ano tawag dito? Please cast out all the blocks na nagiging balakid para ako ay makapag-focus sa rosary. Pwede rin i-invoke mo yung guardian angel mo para while you're praying, tuloy-tuloy ka. Or mas maganda nito sis, before you pray the rosary, prayer protection ka muna. Saint Michael the Archangel or Angel of God ka muna. Pwede rin yun. Okay po. Alam ko malayo ito, hindi ito sa ano. Tinatay ko din po kasi yung mag-meditate talaga. Kasi sabi nga, narinig ko yun sa PPP ulit. Yung meditation. Ano yung ibig mo sabihin sa meditation? Yung meditation para yung sabi nga, ano yung sabi ni Brother Romer na kailangan yung meditation para daw parang ano yun, hindi ko siya. Basta sabi niya mas okay daw yung mag-meditate ka para ano mo talaga kung ano yung mga kasalanan. Tinatry ko talaga siya, hindi ko talaga kaya. Hindi talaga ako makapag-focus, bro. Okay. So, ganito sis. Bago natin puntahan yung tungkol sa meditation, tanungin muna kita. Naka-experience ka po ba na nag-perform ka ng yoga meditation? Opo, pero hindi ko rin yan. Hindi rin ako nakakapag-meditate talaga. Kaya nga umalis ako. Okay. So, na-renounce mo na yan yung yoga meditation mo. Ay, opo. Naano ko po siya, nakumpisal ko na yan siya. Sige. Nung nagkumpisal talaga ako, sabi ko nga po na parang last day na ng buhay ko. Talagang lahat talaga doon parang labas lahat eh. Lahat ng, tapos lahat na ano ko po. Pati yung mga pungsoy. Okay. Lahat nakalabas siya. Pero talagang, ang ibig kong sabihin bro, talagang mahirap sa akin mag-meditate kahit nga po nung sa yoga, hindi talaga ako marunong sa ganyan. Kahit tinatry ko, ay siguro bago pa lang, kaya siguro unti-unti. Alam mo, kahapon pumunta ako kasi nag-ano dito, di ba, ano, Christ the King. Yan din ang church na pinupuntahan ko. So, nag-ano sila sa Blessed Sacrament. Tapos tinatry ko, talagang nakatulog talaga ako. Hindi ko siya talaga kaya, ewan ko ba. Humihingi naman ako ng tulong sa Holy Spirit. Yun ang problema ko. May mga kahit case nandun po ba sis na kapag nag-rosary ka, nakakatulog ka rin?
Hindi po. Pero pagkatapos kong mag-grocery, pero inaantok ako, pero nilalabanan ko lang siya. Pagkatapos ko talaga mag-grocery, talagang diretso ako tulog. Okay. Pagod talaga ako. Okay. So, na-try mo na po ba na mag-meditate na yung bang wala kang masyadong ginawang mga mabibigat na trabaho, yung bang condition yung katawan mo? Baka kasi ano yan eh, pagod lang ng katawan. Wala pa. Oh, try mo yon na yung bang naka-rest ka ng mabuti, then meditate ka. Ulitin mo. O, kasi minsan din ginawa ko siya, tapos alam niyo po yung sa ano sa yung sa ano yun? Ano hindi sa Kardart, ano pangalan yun, yung Divine Mercy. Tapos ang iba, di ba, ang sa akin kasi buo siya, hindi lang yung pag ano, sinasabi talaga nila kung yung paano si Kristo namatay, parang ano din, bawat beads may sinasabi talaga na gano'n. Tapos yun ang inaano ko, ang pinapakinggan ko, hindi talaga siya, talagang nakakatulog talaga. Okay. Hindi ko siya natatapos. Ano kaya yung bro? Oppression. Hindi tayo makakapagsabi agad automatically na oppression yan unless you go to the Office of Exorcism. Sila yung mag additional diagnosis sa iyo yan sis. Kasi nakapag-rosary ka naman ng maigi. Ganito na lang siguro. Try mo isipin sa bloodline nyo po, baka meron ka pang hindi na-renounce. Baka meron ka pang hindi mo na-renounce na connection with occult, connection with ano yan, yung faith healer, baka may mga faith healer connection ka. That's why distracted ka sa ano, sa pag meditate mo. Lahat po ba na-renounce mo? Opo. Sis? Opo, opo, bro. Naano ko na po siya. Okay. Pinapon ko na nga lahat. May isa pa pala. Hindi ko natatapon. Yan. Baka yun. Yan, dapat talaga i-clear out mo lahat, sis. Hanapin mo lahat-lahat na baka merong nakatagong kahit maliit na maliit. No? Yan din ay nagiging balakid sa atin. Kahit na pong ano, yung pungsoy-pungsoy kasi na yan. Kahit malaking na impact yung pungsoy, sis. Eh. Dapat wala talaga yan. Eh. Gumamit kasi ako. Pero hindi naman siya kahit na hanapin ko nga. Nandiyan naman siya, piniisip ko na itatapon. Parang hindi naman talaga siguro siya pungso yan. Bro, kasi nang binili ko siya parang ano lang, yung parang pangdek, ano lang, burloloy lang. Yun lang naman ang iniisip ko noon. Hindi okay. Naman talaga siya pungso. Pero kilala mo yung, ano talaga. Kilala mo sis yung bagwa? Ay, wala pa akong ganyan. Ano yung pungso na yan na sinasabi mo? Ay, yung pagkagaya ng mga piyaw. Ah, piyaw. Hindi talaga pwede yan, sis, yung piyaw, sis. Tapos yung mga elepan. Elepan na nakatango. Yung ginesia. Basta kahit na ba, mga ganyan-ganyan. Tapos yung mga monkey-monkey. Yung mga ano talaga na mga perseras na sa mga Chinese. Okay. Naku po. Yun talaga ako niya. Pero yun nga lang, di ba sabi ko, bro, nang tinapon ko, hindi ko dinasalan. Okay. Basta tinapon ko na lang na in Jesus name, sabi ko, lumayas ka, hindi kita kailangan. Parang ganun lang, hindi talaga ano, kasi hindi ko naman alam nun. Ha? So walang proper? So walang proper disposal pa lang nangyaring yun? Wala po. Mas maigi siguro, sis. Kaya nga tinatanong ko nga. Sa exorcism mo, itanong po yan, kung ano pa ang kailangan. Tinanong po yung kay Father, ba? Ay, tapos sabi niya, wala ka namang magagawa, tinapon mo na. Kay Father? Kay Bob po, kay Father Bob. Father Bob. Okay.
Kasi ko, eh, paano po nakalabas, nakanaano na, tapos wala ako. Hindi ko po siya na, ano na, ano hanang, pa, nadasalan talaga. Tinapong ko lang, sinabi ko lang, in Jesus. Na-renounce mo na yun, sis? Okay. Okay. Pero yun, yung talaga. Kasi sa akin lang talaga nung bro, talagang hindi ko siya talaga inisip na mga lucky char. Parang ano lang pala, talagang pang burluli burluli. Ang iba noon parang inisip ko din ng mga, kaya ng mga monkey-monkey, yung mga gano'n. Talagang at that time. Tas, pero hinugasan ko pa nga yun, sabi nga ni, kasi sabi nila pag mahugasan ba, mawawala daw ang visa. So hinugasan ko noon para sa ikay, parang ano lang, parang lain ng pang burluli burluli ba. Mm-hmm. Pero ganun. Ewan ko. Di ko alam. Basta ganun talaga. Ay, yun ang problema. Dami kong problema sa color. Ano ba to? Dapat hindi nala ako bili-bili ng mga ganun. Oh, hindi mo naman pwedeng masabi yan. Kasi during this time, hindi mo pa naman alam. So, kaya nga, i-process na natin. Continue lang yung cares mo, sis. Continue lang yung cares. Tapos, yung hindi mo pa na i-renounce mo na. Yung mga bagay na nandyan pa sa'yo ay kailangan na i-renounce mo na. Yung mga occult object, occult paraphernalias, i-renounce po natin yan. Tsaka kailangan ilibing natin. O di kaya, yung may advice din kasi na after the breaking of the occult object, pwedeng basagin yan, babasagin talaga yan. Tapos, pwede rin itapon sa flowing water. Pwede rin ilibing sa hindi dinadaanan ng mga tao. Paano kaya yun? Tapong ko lang. Kasi diba, sabi ko po, bro, na wala sa amin dito. Hindi kami pwedeng magsunog. Hindi rin pwedeng maghukay. Ah, nandyan pa yan? Nandyan pa sa'yo? Wala po. Talagang tinapong ko lang po talaga sa basurahan. Ah, okay. Ah, yung sabi mo po na bagay na hindi mo pa na-renounce, nasaan yan ngayon? Ah, nandiyan po, pero hindi naman. Patikit po. Parang burlong yun lang talaga siya. Kasal. Nasa iyo pa rin? Ito nga. May... Sandali po. Eh, ano po nga po. Yung mga elephant po. At saka yung ay, oo, siguro nga. Yung sabi nila na anong ano yung ano po bulaklak na ano nga yan. Yung sa again sa pungsoy din mahilig kasi ng mga pungsoy. Mahilig ka sa paswerte. Dati. So malaki pa yung malaki pa siguro yung connection mo doon sa paswerte niyan. So ay, wala mo, po. Wala na. So totoo bro, at least kahit na hindi pa ako nakaano talaga nito, hindi ko talaga siya talagang dinidibdib. Kaya nga po hindi ko siya sinusuot. At saka hindi ko tapos binasa ko nga po kasi sabi ko, hindi ka naman totoo. Mas may kapangyarihan pa sa iyo si Lord. Pero mayroon lang ako, parang nga sabi ko lang parang pang burluloy ko lang. Hindi ko talaga yung hindi siya kagaya sa rosary na pag ang rosary parang sa akin mahalaga siya. Sila hindi. Okay. May gusto akong basahin, sis, ha? Gusto ko po na pagnilayan po natin itong sabi ni San Pablo mismo sa Biblia. Sabi niya po, sa ikalawang Korinto 11:14, ganito. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya, hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So ang point, ano po yung point natin dito? Bakit po natin binasa itong ikalawang Korinto 11:14-15? Ito po ay upang ipakita natin na may ano rin po, no? May knowledge din po. Kumbaga may karunungan din po yung kaaway natin. Gumagamit din po sila ng mga argumento, gumagamit din po sila ng mga reasonings. Naalala niyo po yung ating Panginoong Hesus sa disyerto, yung sabi po ng Diablo sa kanya, ganito, basahin po natin. Ito, sa
4:6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Yan. Marunong din po siya mag ano magamit ng argumento no? Na pwedeng parang tama naman no, parang may rason naman no, parang oo no. Ganun nga. Kaya marami po sa atin ang binibigyan niya din ng mga reasons na hindi naman niya nakakasama. Kumbaga design lang naman 'yan. But then at the end no, sa likod pala ng design lang naman 'yan, meron palang panlilin lang sa atin. Kaya nga ang gawain po ng ating kaaway, ang Diablo po, gawain niya ay bibigyan niya tayo ng 99% truth, 1% lie. So ang analogy po diyan, 99% safety po 'yan inumin, safety kainin, 1% ay lason. What will happen to us? Malalason po tayo. Kaya beware po tayo. Kung kailangan po na i-renounce, i-renounce. Kung kailangan po na bitawan, bitawan po natin. Kahit na sabihin mo natin na yan ay decoration lang para po safety tayo. Ayan. So, again, kung para sa Yosis, hindi naman talaga yan occult object, walang problema. So, ang importante po ay you are still living in the state of grace. Huwag ka lang pong lalabas sa ano sa ginagawa mo palagi no? Na nasa state of grace ka. Always continue to receive Christ in a sacrament. If ever na magkasala tayo ng mortal, confess agad. And then, always pray. Always have your sacramentals. Ayan. So, yan lang po. Kasi yun yung makakatulong sa atin. In case na tinitempt tayo again, ulitin ko po ito, pwede po tayo invoke sa ating guardian angel or di kaya naman pwede nating i-cast out po. Kasi ang may authority sa ating sariling katawan, tayo lang po. No one could manifest us, tayo lang dapat. Yan yung sabi po ni Ka-Ernie Baron, kung wala kang knowledge, wala kang power. So knowledge is power. The more tayong may kaalaman, the more na hindi tayo pwedeng ma-penetrate ng kaaway natin. Ibig sabihin, the more tayong aware, the more po tayong equip sa pakikipag-away sa ating kaaway. Ay, oo, true. Mayroon pa pala talaga. Sorry, hindi ko siya naano. Sige, sis. I-process mo lang yan, sis, ha? Basta lahat-lahat. Kasi noong, di ba, nag-ano ako, hindi naman nila, hindi ko talaga paano ang prayer nito, bro? Yung ipag-i-renounce. May ano ka po ba? May deliverance handbook ni Father Sikea? Wala nga po eh. Kasi nung umuwi ako, pagbalik ko na, saka ko na lang nga po na natutunan ng mga yung pagbalik ko na. Hindi na ako nakabili. Sige. Meron pa pa pala siya, bro. I-remind mo lang ako, sis, ha? I-remind mo ako sa messenger na i-remind mo ako na picturean ko yung ano yung renouncement prayer para ma-renounce mo yan. Wala ka, sorry talaga, hindi ko siya napansin. Buti na lang nabuksan ko itong mga to. So at least, no? At least nakakatulong yung ating pag-uusap ngayon. Ay, tala. Sis Gina, may sasabihin ka? Opo, kasi meron kayo po sinabi kanina na we only have the authority sa katawan natin. Yes po. So, what happens if while you were living in sin, this is during, in my case, nung nasa, ano pa rin ako, under, I guess, I was still living in mortal sin. Mm-hmm. And I guess until nung, kasi hindi ko na ako. Tapos yung occultism, andun pa ako nun. Pero kahit na ay parang umalis na ako ngayon, parang every time I ask for bakit nangyayari yung mga bagay sa akin, one thing has popped out in my thoughts. Yung parang the answer is there was that one time na parang I gave up something. And parang it's more of like an spiritual thing that happened na parang I gave up my power to something. And it has never been the same ever since. Yung parang para sinabi ko ayoko na parang gumano na ako tapos parang nag-give up na ako tapos may nangyari na parang just basta parang may nawala. Question tapos, sis, nawala po ba yung ulirat mo? Yung
control mo sa sarili mo? But, yung parang buhay naman ako. Pero parang I feel like I'm stuck. Pero hindi ko talaga siya, parang ngayon, nabubuhay naman ako, and dito ako, and I'm helping other people, and I'm trying to reach out to God. Pero may something na parang I gave away my control, my authority, if that's what, if it makes sense. I don't know if it makes sense, but parang, yun yung parang, I relinquished whatever I have received from God. Okay, okay. So now, they have control over, especially my mind. Kasi parang yun yung give up ko yung my control over my thoughts, my mind. Kahit na technically speaking, we should have discipline, self-control. Pero feeling ko, may give up ako na authority na hindi ko alam kung paano ko kukunin pabalik kahit na renounce ko. Okay, tapos, so did you try to renounce everything? Renounce you, like, I've never done the actual renunciation rites kasi nga po, wala akong talagang, even though I try, I researcher ako, I study, so I am good at research, but for some reason, in terms of these things, I cannot find my answers. Okay. That's, okay. So, pero nakakapag simba ka pa rin po ba dyan sa Canada? I go to church, I get the communion. I still make my prayers, but still, after pero, that, I'm stuck. Pero, sis, since you said that last confession mo was 12 years old, so, kailan ka po nag-stop na mag-receive ng communion? Kasi nga po, maraming nangyari sa buhay ko na parang hindi talaga ako nakapapunta sa church even for because of like work and stuff like that. Pero pag may chance naman ako pupunta ng church, nakakapag-receive na ng communion. Tumatanong ko naman ni Holy Spirit or si God kung okay lang ba sa akin na makatanggap ng ano. And they always say yes. So pupunta ako kasi parang sa akin, parang nakatanggap naman ako na I don't like yung kasi I guess parang nakasanayan na hindi na sila dito nagko-confess sa bahay. They're not following the Catholic, yung mga talagang kailangan gawin. As a Catholic follower, I guess, of Christ. So parang normal na lang sa amin na hindi mag-confess or ganito. Tapos pupunta ng communion and we still receive, pupunta ng church and still receive the communion and there's no confession. Consequences. So meaning to say, out of your knowledge, hindi mo pala alam na you need to confess if you have commit mortal sin before receiving sacrament of communion. Opo, parang ganun. Tapos normal day-to-day lives na lang. So parang hindi na nagiging priority yung putting myself in a state of grace always. Okay. Okay. Sige. So ang gagawin natin, ang gagawin mo dyan sis is syempre pero ngayon sis, dahil alam mo na you cannot receive sacrament of communion because you do not confess. So, are you still receiving communion? Ay, hindi na po. Like I have like ever since that last time na nag-church ako, I've never been able to go back to church. So, talagang it takes me so much energy and so much preparation just to even go to church. Talaga napakalaking hadlang. Even that, just trying to go to church or even to do a prayer. Are you still praying rosary? Opo, wala akong problema po mag-rosary. Pero yun nga po, parang I still get so much parang reaction. Talagang nagkakagulo sa bahay, talagang daming. At pag every time, retaliation is very extreme. Okay. Actually, sis, sa nakikita ko po, because you're still praying the rosary, you are still, kaya pala, kanina na naalala nyo po na we need to be in the full light kasi 8:12 of John, Christ is the life of the world. Yun pala yung message na nasa sense ko kanina. So, ang gagawin natin, sis,
do not be afraid and do not be worried so much. Ang gagawin natin is process natin yan, sisa. Kailangan mo lang talaga na makapag-confess muna. Then after the confession, yon, magre-renounce po. Hanapin ko yung mga ano, yung mga prayers for renouncement para po matulungan din kayo na makapag-renounce diyan. Meron po ba diyang exorcist priest na kilala niyo sa Canada? Wala po, pero for some reason, yung mga parang podcast na pinapakinggan ko is all about exorcism. Okay. Talagang I have access to anything related to exorcism and yung mga in terms of ang tawag nun? Deliverance. Yun yung parang malaki yung knowledge ko for some reason po. Pero other than that, I'm clueless. Mm-hmm. Okay. Wala dito, bro. Kung meron lang, pumunta na ako eh. Sige, actually, sa nakikita ko po ngayon na hindi talaga madali, no, na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, obedience is greater than sacrifice eh. We should to always obey. Ay, tapon ko na ito siya, bro. Talagang itatapon ko. Ito, hindi ko naman talaga ito kailangan. Wag mo nang itapon, sisa. Ano mo natin, i-break muna natin bago mo itapon. Paano yung dati, bro? Wala na yun. Basta ko na lang kasi tinapon. Okay na po yun kasi nasagot ni Father Babian. Yan po yung pinaka-concern natin ngayon na yan pala, meron kang ganyan na hindi pa nare-renounce. Sis Gina, you're speaking? Oh, opo. Kasi, remember last time, like 2 weeks ago, nung nag-meet po tayo? Yes po. Tapos, andun na naman na pag-usapan rin natin yung confession. And I do plan on going. Pero, during that time, nagkasakit ako for 1 week. Tapos, may nangyari sa kuya ko na talagang something big. So, ngayon, talagang natatakot ako na to continue through kasi nga they're holding my family as hostage. I feel every time I try to reach out to God. Talagang Nag-gets ko po yung point. Matanong lang po kita, nabasa mo na po ba yung Book of Job? Hindi po. Yan po yung pinaka-advice ko sa iyo, sis. Read the Book of Job kasi when I was in extreme temptation, I read that Book of Job at na-inspire po talaga ako at nabuhayan ng loob. Bakit? Everything nawala po sa kanya ay hindi niya po ikinagalit sa Diyos, hindi niya po ibinilang na sa kanya 'yon. Bagkus, maganda po nangyari sa kay Job kasi na even though he was been tempted so much, he was been tested, hindi lang tempted ha, tested so much, hindi niya binitawan ang Diyos. Magandang basahin yung full story talaga ng Book of Job. Sis? Ay po. Talagang napanghihinaan lang talaga ako ng loob. Kasi nga ito, tapos ngayong sinashare ko sa inyo, parang, I guess, it's also, again, there's also a reason for everything na nangyayari lang. Eto, parang, ayaw ko po. Ha, Christina, one day, dirhin mo na lang ako sa church, hidahin mo na lang ako. Oo, minsan talaga, pupuntahan kita, Gina. Oo talaga, Gina. Pupuntahan talaga kita. Malayo po ba kayo, sis, at isa? Malayo kayo, malapit sis? Malapit lang po. Malapit lang kami together, actually. Sa kung saan siya. Magkatrabaho po lang kami kaya. Hindi ko siya. Sige. Maganda yan, ha? Kasi mas maganda kayong tatlo talaga. Pero bago yan, sis Cherry. Hello po. Good evening. Para kanina pa sis. Hello, Shane. Nakapasok pero hindi pa siya nakapag open. Hindi na pa. Hindi siguro siya nakakarinig pa. Nakakarinig po siya. Kaya lang baka may ginagawa. Sige po, ako patuloy po tayo kasi it's 11:47 PM na po diyan and 12:47 na dito ngayon.
Tama po ba ako? 11:47 na ngayon dyan? Opo. Sige po. Kasi may utang ako nung nakaraan, no? Hindi ako nakapag hindi ako nakapag ano, nakapagbigay sa inyo ng topic dahil yun nga nagkaroon ng abiriya. Yun yung pinag-uusapan natin kasi the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na maraming pagsubok na kinaharap natin. Alam niyo po yung inarap dalawang anak namin talaga yung nagsakit, no? For 1 week hindi kami nakapasok ng school. Nahirapan kami sa dalawang anak namin, pero thanks God. Salamat na rin po sa prayers nyo at sa tulong. Dahil ngayon, okay na po sila and we're okay na po na bumalik sa pagpasok sa school. 1 week lang naman yung aming 2 weeks na lang pala. 2 weeks na lang yung aming school ay pwede na akong makapagbigay sa inyo ng topic Monday sa Pilipinas. Sorry bro, may tanong lang po ako ha. Sige po. So lahat po ba ng may mga yung mga birthstone hindi talaga pwede? Hindi po. Patay tayo dito. Okay. Meron wala kanya no? Meron po eh. Sabi ko na nga ba eh, kaya nga hindi ka makapag-focus eh. Alisin mo na yan. Sige po. Parang lahat yata, may mga tunay pa. Pero ganito sis, okay, ha? Ganito po yung advice ko ha. Mas maigi talaga na kayo po ay magtulong-tulungan dyan kasi mas malapit naman pala kayo sa isa't isa. Mas maigi siguro na unti-unti po no, na tulungan nyo po yung mga Pilipino dyan na nangangailangan din. Tulungan nyo po sila na bumalik po sa simbahan. Katulad nyo po kasi mas maganda na kayo po ngayon ay nagpa-process, then yung pinakamaganda dyan ay yung experience nyo mismo na ma-share nyo sa kanila, yun yung gagamitin natin para sila ay bumalik sa simbahan din. I know marami dyan, no? Siguro sis, no? Na mga Pilipino na need talaga. Opo. Opo. Madami. Kaya nga, yung GC... Paki-ano po kung talagang hindi sila po pwede, ha? Ano po na po yun, sis? Ay, yung mga ano ko po, kasi medyo, ano, may, ang iba kasi... May nasend ka sa akin? Basta, itik ko lang, picturean ko po, pakisabi na lang po kung hindi talaga, yung iba hindi po, kung pwede talaga. Okay. Lahat. Mm-hmm. Basta ano po, lahat po ng birthstone po, hindi talaga pwede. Lahat, sa, according po sa seminar namin sa Cebu, lahat talaga ng birthstone na hindi pwede, sis. Oh. Kasi okay. All the birthstone have occult ano occult involvement. May mga occult yung katulad ng 'di ba yung birthstone niyan may mga emerald, ito ay for ganito, 'di ba? Mga ganun-ganon. Okay na. Oo. Ang gets ko na. Pati po ba yung halimbawa mga butterfly ganyan, butterfly, mga elephant, hindi sila pwede. Kapag ang elephant, kapag ang napapansin mo mga ano ko mga kiko ko may mga ganyan. Kapag ang elephant po ay Genesia, yung Diyos Diyosang Genesia, hindi talaga pwede yan sis. Yung elephant ba na nakatango yung nakaganon siya oh. Yung tapos minsan kasi mayroon kaming bahay na pinuntahan, hindi nila alam na Genesia pala yun kasi yung sign of ng pagiging Diyos-Diyosan niya ay maliit na maliit lang yung pagkaka-engrave maliit na maliit pero nakita po namin. Mm-hmm. Talagang ano Genesia ibig sabihin Diyos-Diyosan yun. So dapat alisin yung mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Sige po, ano ko na ito. Pati butterfly, di po baga sabi. Ang butterfly, hindi ka pa po confirm yan. Hindi, okay lang po bro, kasi ito din butterfly, tapos pero may ano siya ng, ano ko, ng birthstone siya. Ah, okay. Sa birthstone siya. Sa birthstone, hindi pwede. May birthstone siya, ano siya. Wala. Mga tunay pa. Yun nga, meron kaming, alam niyo po, meron kaming na-dispose na daang libo siguro yung price nun
Pero sinurrender ng may-ari. Tapos hindi, sinurrender ko talaga ito, wala na akong care. Oo. Sinurrender talaga 'yun, sis. Ang ginawa namin, break, then sinira, tsaka tinapon namin sa flowing water. Yung nga talagang sa human na natin, hindi, wala kami ditong mapagtapunan, bro. Basura lang talaga. Ah, basura lang talaga. Basurahan lang talaga. Wala dito sa amin, ano eh. Hindi ka makapagbukay, hindi ka rin pwedeng, kasi ano lang naman dito. Sa inyo, Gina, meron. Ay, oo, sa inyo, Gina, kasi, ay, bak. Pero hindi naman po pwede. Ang perlas po ba? Ganun din po ba, bro? Ang perlas. Basta walang occult involvement, okay lang po yun. Unless pag ginagamit na po sa occult. Yung perlas kasi, hindi, wala pa naman akong narinig na involved sa occult yan. Unless kung ginamit sa occult yung perlas. Hindi naman. Parang sabihin mo na involved sa occult. Like yung parang meron siyang may mga meaning sa occult. Prayers or questions. So kunwari binili mo lang yung kunwari yung rose quartz na bracelet kasi type mo yung color ng pink ta, pero rose quartz siya, so technically speaking hindi siya accepted kasi may involvement siya sa occult, yung mga tawag niyo mga chakra yung mga ganun. Ayun, hindi ano yan talaga, hindi mo talaga dapat dapat talaga i-renounce mo yan kapag meron namang involvement na sa occult. Yung mga chakra kasi, yung mga key, yan ay yung mga term for occult terminologies po kasi yan eh. Mm-hmm. Eh, kasi, nako-confuse ako na kung ano yung accepted na gems kasi marami ngayon na yung mga birthstone na kunwari, diamond technically is a birthstone for April, kunwari. Pero technically speaking, it's still a gemstone in its real essence. Tapos may mga emeralds, for example, for a birthstone rin yun. Hmm. Pero the thing is, meron rin namang na-mention sa Biblia in Revelation, di ba po, na may mga types ng gemstones doon. Hmm, meron nga. Basta, so, basta wala lang po siyang involvement sa occult kasi. Kasi, okay. Unless talaga kung alam natin na wala siyang involvement sa occult. Kasi minsan kasi meron tayong akala lang natin wala siyang involvement sa occult, but then nagamit na pala sa occult. So delikado po yun kasi all occult objects, meron po yung kasamang evil spirits. Katulad nga po ng old na banga, dinala po sa bahay ng mag-asawa. Ngayon, okay naman yung pamumuhay nila. Until such time na nagkaroon sila ng konting away lang, pero grabe ang galit ng asawa. And dahil na-detect nila na parang kakaiba na to, tumawag sa Office of Deliverance and Exorcism. At alam nyo po yung diagnosis sa kanila? Dahil yun sa old na banga. Yung old na banga pala, iniregalo sa kanya galing sa ibang bansa na kung saan yun ay ginagamit for occult. Kumbaga, yung evil spirit kumapit doon sa banga, nung nakita na, yung sinasabi ko kanina, kapag nasa weaknesses na tayo, doon natatalon ang evil spirit para tayo lamunin. Yun, nilamon talaga yung asawa. Kaya nagpa-process po sila, nirenounce nila yung banga. Alam niyo po yung price ng banga, siguro almost 100 1,000 yata. Kasi engineer yung ano eh, yung asawang lalaki, ibinigay sa kanya. Almost 100,000 yung cost. Pero hindi na mind yung price. Ang importante, gumaling po sila. Or mawala talaga yung mga ganyang bagay sa kanilang buhay. Oh, okay. So it's just basically yung stone, kunwari, ako, August ako, pero marami silang nireregalo sa akin, peridot. Kunwari, yun yung stone ko. Pero the fact that it was just gifted to me kasi with gold, for jewelry,
wala ta, just because it's a pedal doesn't, and it's a birthstone doesn't mean it's, it has evil in it. I can still wear it kahit na peridot siya. Kasi for me, it's just a, it's just a jewelry na walang kung ano-anong, it's for healing or whatever. So, pag once na meron ng naka, parang yung may occult meaning na siya, saka na siya magiging masama. Yes, yes. Diba? So, yun yung, kaya medyo nako-confuse ako kasi, syempre marami akong magagamit or something na type ko, especially for jewelry, maganda pero namang kulay ng gemstone. Siguraduhin mo rin po kung saan talaga galing yung ipinagregalo sa iyo. Yan. Siguraduhin mo rin po na wala yung occult involvement. Kasi pag merong ganun, ako, delikado rin yan. So, may tanong ako po, paano? Ibig niya sabihin, hindi lahat ng mga birthstone, let's say, may ano, mga ano na, halimbawa, may jade lang, hindi na, pero hindi naman naka, nang binili ko ito, hindi naman sinabi, o ito yung para sa, paano ba? Paano ko ba ma-explain? Sige na nga lang, tapos. Ganito yun, sis, kasi sa exorcism kasi, yung sinabi sa exorcism ay all birthstone ay occult object. So, ibig sabihin, delikado yun. Yun yung, ano po yung mga birthstone? Yan, di ba yung mga, yung naalala ko lang kasi yung emerald. Di ba, ayan, birthstone yan? Yung ano po yung topaz, ruby, ganun? Topaz, o mga ruby, mga ganyan. Oh. So, kasi yeah, meron na, pero, yes po. So, kaso yung mga ibang gamit na yun, parang for example, amethyst, sapphire, emerald, nasasabi nila sa mga birthstones yun, but at the same time, it's also mentioned that those are also sacred gemstones based on the Bible, like in our Bible. So parang hindi lahat, just because it's a stone, meaning it has occultism. Pero pag once sinabing birthstone, then syempre occultism na yun kasi hindi naman nag-exist ang birthstone sa Biblia. That's what I get. That's how I understand it. Mm. So, mas maigi siguro, sis, na mas nakakaalam kasi nito, forte ito ng mga exorcism. So, actually, maganda yan. Maganda yan na siguro i-suggest natin sa punto por punto na i-topic ang bagay na yan. Ano ba talaga? Meron ba talagang birthstone sa Bible? Yun ba ay tumutukoy sa gemstone? Yeah. Magandang topic yan, sis, ha? Opo. Kasi yung may mga rosaryo ako made ng onyx. For example, it's a rosary. Okay. And it's blessed. Speaking of that, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yung binigay mo sa akin, hindi ko nagagamit. Kasi nga nasabi nga nila, kahit daw ang rosary, kapag may birthstone, hindi rin po pwedeng gamitin. Nakalimutan kong sabihin ngayon, naalala ko lang ngayon kasi na-mention. Yung binigay mong rosary, nasabi mo na ano pa ng ano mo ng... Ano yun? Ng pari. So basically yung inaano kong channel, it's called Exorcist Files. Meron sila kasing parang, ang tawag nun yung, basta you can give some type of help, money-wise, financial, and then they give you a rosary. Actually, if that's what you want. Sis Gina, uh-huh. I research, kaka-research ko lang po. A birthstone is a gemstone. Opo. Ang birthstone daw ay gemstone associated with a particular month of the year. Ayan. So, ibig sabihin, gemstone pala yung birthstone. Opo. So, tapos naman, yung sinasabi mo, gemstone on the other hand, ito siguro yon, are precious or semi-precious stones that are used in jewelry or other decorative items. These stones are often valued to their beauty, rarity, and durability. Siguro ito yung sinasabi mo na ano, na gemstone. Pero yung definition kasi ng birthstone, gemstone naman talaga siya na associated sa particular na birth month natin ng mga tao. Kaya kasi ganito yan, bro. Halimbawa, yung kagaya ng diamond. Ang kasi ang ginawa nila ang diamond parang naging ano ng April, ang tupas. Pero mga gemstone naman sila. Kaya yun doon din ako na ano sabi ko ano to
nakuha ko yung elephant, pero yung mga birthstone, pagkagaya ng mga diamond, mga emerald, siguro yung emerald siguro na nakalakip sa mga ano, siguro kagaya ng elephant. Siguro yun na ang magiging okot. Basta ipadala ko sa yung picture, bro, ha? Sige po. Kasi, ito, for sure na ako, elephant, kahit na ano yung elephant, itatapon ko siya. Ganito po, kasi ito sis, bakit po na nasasabi pong occult object yung birthstone? Kasi meron pong case kasi sina Father Sikeya na na-detect po nila yung reason bakit po merong harassment, spiritual harassment sa kanila. Yun ay dahil sa birthstone, no, na nasa presensya po nila. That's why when the birthstone removed, yung spiritual harassment also gone. So yun po. Kagaya ng sabi nung ano ng ganito, bro. Nang pumunta ako ng Israel sa ano mismo, ha, sa simbahan. Simbahan ba? Yung cross, 'di ba? Yung cross dati parang iba siya, yung hindi yung parang ang cross nila doon, parang hindi siya talagang cross lang na yung sa atin na ganyan. Yung cross doon, parang may isa pa sa kabila na mga maliliit, gano'n. Tapos, pero may mga birthstone din sila o kaya may mga gemstone. So, bakit inalaw yun na andyan na nga po sa, ano, sa simbahan? So, ibig sabihin, hindi po aware ang mga pari na... Actually, ganito Sister Gina at saka Sister Tin. Ganito pa, I asked, are all gemstone a birthstone? Ang sagot po, no. Not all gemstones are birthstone. Think of this way. Mm-hmm. Birthstone are specified subject of gemstones. They're the gemstone traditionally associated with a particular month of the year. Ito yung birthstone na may kalakip talaga na ito ay para sa buwan, sa birthday ng buwan ganito. But gemstone are broader category encompassing any precious or semi-precious stones used for jewelry or decoration. Pero kung jewelry or decoration lang daw yun, hindi yun birthstone. Ayan, oh. Na, klaro na, Sister Gina, ha? Okay po. So, bakit, okay. So kung ganun, bro, bakit binabawal nila ang ano, kagaya ng may mga, ang kahit na yung rosary, na anamisyon nila yun ang kailangan, mas long, mabuti pa sis, daw. Ganito, sis, oh, as long as yan po ay associated with the birth month, that is what we call birthstone. Pero magkaiba po yung gemstone lang kaysa sa birthstone. Pag birthstone, gem siya, pero ang gem na yan ay may kalakip na may counterpart siya na buwan na buwan ng birthday ng isang tao. Siya, yung parang binili ko din yun. Oo, nang binili ko din yun, sinabi pang December yun. Ah, ganito, ha? Basahin ko po yung last pa. So while all birthstone are ganito pa. So while all birthstone are gemstone, not all gemstone are birthstone. There are many beautiful gemstone that aren't associated with the specific month. So marami pa palang gemstone na hindi associated sa specific month. So ibig sabihin, 12 lang yung associated with the month, the birth month of us, no? Mm-hmm. 12 lang naman yung ano eh, yung buwan eh. So meron pa palang mga gemstone na hindi associated sa specific month. Opo. Mm-hmm. So yun po yung piliin nating gemstone, yung hindi associated sa specific month. Pero sige. Pero maganda to discuss more on what's acceptable or what if it's really acceptable or not. Kasi kahit sa Biblia natin, minamention nila yung mga gemstones na to. And some of the gemstones that are mentioned in the Bible are birthstones too. Oh. Ba? So parang what is acceptable for us as followers of Christ, as Christians, as Catholics? Wag na lang ako mag
talaga din para wala kasi, kung gusto niyo po mga kapatid ng ano ng gemstone na hindi po siya birthstone, ito yung advice. Una, yung onyx, pangalawa po yung sapphire, pangatlo yung bloodstone, pang-apat yung agate, yung panglima yung chrysolite, pang-anim yung carbon coal, pang-pito jacinth, pang-walo sardonyx, next to that smoky quartz, next to that yung hematite, next to that is malachite ba to, tapos yung lapis lazuli, turquoise, tourmaline, chrysolite, chalcedony, conchite, jade. Ang jade pala hindi naman pala ito, no? Ang jade pala hindi. Ang jade hindi siya. This gem is associated with 10 a.m. birth hour, but it is not traditional. Ah, hindi siya birthstone, yung jade. Hindi siya birthstone. So, pwede pala pang may jade ka. Kaso lang nakaano siya sa, ano, sa elephant sa akin. Ah, yun lang. Okay, nito. Yun lang. Napin ko na to, bro. Kayaan mo na siya. Basta marami pa palang ano, yung mga gemstone na hindi birthstone. Serpentine, yung sodalite, kyanite, kaya nga, labing dalawa lang yung birthstone. So, hindi kasala ang granite? Ano po yun? Ah, okay. Yung sodalite. Oh, pati yung ano? Oh, yung si onyx. Oh, yung onyx ni kasali. Ang onyx lang binigay mo sa akin. So, hindi na po tayo mapaparanoid niyan, ha? Sa anong, paki-ano nga po ng link. Ang dami pa nito. Itatapong ko na kita. Wala na akong sa'yo. Bringing lang ako ng ano, ha? Yung pang-ano niya. Ito talaga, alam kong hindi ito pwede. Yung, ano nga yung, Gina, alam mo yung, di ba sa feng shui na ano, parang, ano siya yung, basahin ko po yung ano ha, yung birthstone talaga. January, garnet. February, amethyst. March, aquamarine and bloodstone. April, diamond. May, emerald. June, pearl. Alexandrite and moonstone. July, ruby. August, peridot. Ayan, sis, oh. Yung August is birthstone yon. Spinel, yung peridot mo pala. Ayan. Opo. Birthstone pala talaga yon. September, sapphire. October, opal. November, topaz. December, tanzanite. Ayan. So, the rest ay hindi na po siya birthstone. Okay. Goodbye sa water. Sige na, ito na. Tapon na, bro. Oo. Siguro, mas maganda siguro isend ko sa GC yung ano, yung source. Yung source ng ano ko. So, yung, nakita nyo po yung binigay, ay yung tinext ko sa iyo, bro. Yung lahat dun, wala talaga. Ay, ito. Tingnan ko muna. Oh, parang lahat yata yan ah. Ito pa oh. Ano ba itong, ano, sandali, meron ako ditong kahit. Ito kasi yung ano. Ah, okay. Birthstone ng February pala yan. Yan ang inuna ko sa'yo kasi medyo may pagkano. Ano po yan? Ay, ito, nice. Amethyst pala yan, sis, no? Yung itong ano? Amethyst. Ito yung binili ko, yung pinakahuli, yan ang binili ko. Hindi, ang ate ko na pala niya. Kasi ang sa akin, ng ako, silang binilang ko. Nang, tas ang ate ko naman ang bumili niya. Sa, ano pa yan, bro, eh? Sa Israel pa yan. Ganun ang cross nila doon sa, ano, sa simbahan ng Israel, hindi talaga siya yung cross lang ng ano sa kanila ganyan ang cross ng Catholic. 'Di ba may mga cross na may mga simbahan na may mga cross talaga. Sa kanila ganyan ang forma ng kanilang cross. Ano yan sis? Orthodox na style ng cross. Tas
kasi ang Orthodox doon at saka Catholic pagka ano lang. Apo, apo. Actually nasa nasa pangangalaga po ng Orthodox yung Bethlehem. Yung upper room. Upper room yata. Upper room basta yung ano yung sa Last Supper ba? At saka yung ano panganakan ni Christ ni Jesus. Oo. Magkano lang talaga sila magkadikit lang eh. Oo. Parang ganun lang ang ano ni. Pati yung ano sa Passion of Christ, nandoon mag-ano lang sila eh. Basta na lang bro, parang magkadikit lang talaga ang church ng Catholic at saka ng Orthodox doon. Opo, opo. Okay, goodbye. Kailangan ko lang yung pag-renounce nito, bro. Oo. Kailangan talaga. So, itatapong ko rin yan, bro. Kahit na cross siya. Yes. Yeah. Before mo siya itapon, before sa ilibing or itapon, sis, sa flowing water, ah, kailangan muna na mabreak yan, sis. Wala naman kami yan dito, bro. Walang tubig dyan, flowing water? Wala dito sa side na, sa inyo, Gina, mayroon. Yung mga busay, punta ka sa ha? Walang busay, dagat? Niagara Falls. Ha? Sa Niagara Falls? Ay, hindi, ano naman dun dyan kasi inaanuhan ng mga tao eh. Oh, di ko alam. Wala naman ako alam. Dito. Yun ang mahirap dito. Kaya tinapon ko lang siya. Ano, si Jerry baka meron? Nasa kanila yun, sa Niagara. Malayo siya sa inyo. Nasa lang inaanuhan yun ng mga tao doon. Minsan may nag-ano doon. Hindi lang mahirapan ko naman. Paano kaya ito? Sirain ko na lang. Ito ba yung sinasabi mo? Wala ka, Lord. Sana hindi naman. Ito ba yung sabi mo yung sinasabi mong elephant, bro, na saan? Saan po? Hindi ko makita. Sandali ko po, ha. Na nakataas ang ano niya. Sandali. Baka ito siguro yun. Yan bro. Yan po ba yung sabi nyo na ano? Kasi sa... Yan po ba bro? Yan po sis. Yan po? Yes. Ang hilig-hilig ko kasi sa mga ganun sila. Pure gold. Ba yan? Pure pati gold? Ba yung pearl sabi niyo po? Pure gold yan sis? Opo. Sayang ah. Yan din yung sabi ng ano nung na-break namin yung pure gold din yun tapos may ano pa may emerald. Pati yung ano ko yung isa na yung mga pearl, yung mga birthstone, mga tunay yan kasi yung birthday kasi ni mama, birthday ko, ng kapatid ko. Mm. Yung inano ko talaga. Hindi ko naman alam. Sige, tapo na. So, is the reason why, I guess, as believers and followers, we cannot accept, for example, wearing crystals, wearing yung mga gemstones or birthstone na ganyan, kasi ina-associate natin na may kapangyarihan yung mga gemstones na yun? So, that's basically breaking the first commandment? Yes, tama talaga. Actually, so, that's what it is. Oh, so, paglabag talaga sa first commandment kapag tayo ay... ang tawag dito, nag-wear ng mga ganyan, ng birthstone. Naka-state talaga yan sa first commandment natin. Mm-hmm. Kasi, he is a jealous God, so he is supposed to be the only one. So if you give power to the crystals, believing mm-hmm. that they will heal you, they will give you money, they will do this for you in your life, that's against first commandment. Yes. The meaning behind it, not necessarily that the stone is evil, but it's the meaning associated with the stone. Yes, exactly. Okay. I see. So, pati yung perlas pa ba, bro, sabi? Perlas? Actually, ganito po yun, sis. Lahat po ng example, ha? Lahat ng nagiging priority po natin above God, yun po talaga ay paglabag sa first commandment. Kasi sabi po sa first commandment, love God above all, di ba?
I am the Lord your God, and dapat wag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Dahil sabi niya nga, siya ang Diyos na mapanibuguin. Therefore, kapag meron tayong mas priority, example ha, simpleng prayer lang yan, pero mas priority pa natin kaysa sa Diyos, yan po ay paglabag na sa first commandment. I get it, Kuya. Yeah. Okay, good. So, kahit na pwede. Bigay lang ito sa akin. Sis Gina? Kasi kailangan na. Anything, kahit na hindi man related sa gemstone. For example, yung mga... At hindi rin pwedeng ibinta, bro, ano? hindi po pwede. Bawal. Ang nangyari dyan ay simony. Hindi siya simony, kundi ikaw pa yung magiging cause of sin ng ibang tao. Go ahead po, Sis Gina. Naintindihan ko lang po eh. Na yung ano. So basically, anything you give power to, which is not of God, then that means you're already believing a different type of God. Yes, absolutely. Yan po. Kahit yung pagiging, ano po, yung pagiging... Yung term kasi sa Hiligan ay dalok, ano ba yun yung greediness. Yung greediness po ay one kind of pagsamba sa Diyos-Diyosan. Oh, seven deadly sins. Yes. Nasa ano po okay, yan? Nasa sulat po ni San Pablo, yung sa Colossus, na yung greediness ay pagsimba din sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. So, okay nga pala. Okay lang pala. Hindi na ako kailangan mag-panic. Yan nga sabi ko, ano? Wag ano kayo, wag kayo maging paranoid. So, I guess, meron pa rin naman, ano, yung, meron pa rin naman discernment. Yeah. Okay po, I guess I need to go na po kasi may trabaho pa ako bukas. Sige po. Please. Sige. Salamat. Thank you, Jean. For that time, pero ayan, Sister Cherry, hindi talaga. Wala. Nandyan pa. Sige po, okay po. Maraming salamat po, Sister Teen, Sister Jenna. Chat lang po kayo sa GC natin if ever you have some question clarification po regarding the topic we have discussed. At saka sa mga questions po na na-erase dito ngayon. Ay, thank you, Kuya. Bro, lahat na lang yata. Lahat po yata, bro, matatapon na. Ha? Wala na talaga, bro. At least na tayo ipinanganak na walang dala at tayo mamamatay na walang dala.